We are living on limited time. We are living on borrowed time. So pagkatapos po, naisipin nila na hindi pa naman babalik ang Panginoon, pinalitan nyo na maghanda ka kasi ikay mamamatay ng hindi mo inaasahan. Pero marami namang mga taong nabuhay ng matagal. Akala mo mamamatay kasi pinanganak na premature. Pero umabot ng 90. Inatake sa puso. Nakakatatlong atake na, buhay pa rin. And then, nagtatanong tayo, yun ba talaga ang dapat nating paghandaan? Yung bang malapit ka ng mamatay kaya mag-ingat ka na? O malapit ng katapusan ng mundo kaya magpakabait ka na? Hindi yon ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay time is gold. You cannot bring back yesterday. Ang ibig sabihin, maikli ang panahon. And ubusin natin ang ating panahon sa pagbabalik loob, sa pakikipagkaibigan. Ubusin natin ang ating panahon sa paghingi ng tawad at pagpapatawad. Busin natin ang ating panahon sa pakikipagkaibigan at paglawak ng mas marami pang kaibigan. Bakit? Kasi kaunti lang ang ating panahon. Sa sandali lang ang panahon, ayaw mo bang mag-sorry at ayaw mo pang tanggapin yung sorry? Sa sandali lang ang panahon, ayaw mo pang magmano sa nanay mo? Sa sandali lang ang panahon, ayaw mo pang makipagbati sa kaibigan mo. Pero huwag mong kakalimutan, walang katapusan ng mundo. Sapagkat yun ang sinasabi natin, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. It is a world without end that the Lord promised us. It will never end. This world, which is full of imperfections and pains, this world will end. But after this world has ended, there is a world without end that is waiting for us. And that is why we are not afraid, even if this world should end. Because there is a beautiful forever waiting for us. Yon ang Adviento. Hindi nakakatakot mamatay kasi may buhay na walang hanggan. Hindi nakakatakot bumalik si Kristo sapagkat mahal ako ni Kristo. Ang nakakatakot, inaaksay ako ang aking panahon. Winawaldas ko ang aking kahapon. Sinasayang ko ang aking ngayon. At wala akong naiipong kagandahan. Kaya ako natatakot mamatay. Kung puro lamang kagandahan ang naipon natin, yung kaganapan ng kagandahang naipon natin dito sa mundo ang naghihintay sa kabila. Malapit na tayong mamatay. Malapit na ang katapusan ng mundo. Pero hindi nakakatakot. Narito si Jesus kasama ko at naroon si Jesus maghihintay sa akin kapag nagtapos na ang mundo at akayin ako sa mundong walang hanggan.